Ang programang pinanukala at ito po'y nagkaroon ng katuparan sa tulong ng Panginoon sa pangona ng Sabbath School Department ng North Philippine Union Conference na si Pastor Jose Zabat Jr. at narito ang kanyang pahayag. Layunin ng Adventist Mission na tugunan ang panawagan na ikalat ang Ebanghelyo sa lahat ng lugar ng wika at bansa. Dahil sa komisyong ito, nais natin na maabot hindi lamang ang mga Kristiyano kundi kahit ang mga hindi Kristiyano. Itong programang ito ay dinaluhan ng mga piniling mga manggagawa mula sa iba't ibang misyon at konferensya ng kanilang Adventist Mission Director. Kaya mapapansin nyo ngayon, ito ay inorganize natin na hindi isang malaking training kundi yun lamang mga interesado at mga may passion sa ministering ito ang siyang naririto ngayon. Kumuha tayo ng mga tagapagsanay na meron ng malalim at matagal na karanasan sa gawaing ito na nakita natin na naging matagumpay. Si Sister Ami Soriano, isa sa ating tagapagsanay, si Pastor Rani Di Vera, si Brother Emmanuel Canizares, at si Sister Irene Gabin, at ang isa sa kaibigan natin mula sa Serbia, isang pastor na nagkaroon ng mga pag-aaral, walang iba kundi si Pastor Zoran Merhanik. Sila yung ating mga tagapagsanay dito sa ating AMR Coaches Training. At sa loob ng dalawang araw ng pagsasanay, tunay na ang mga delegado ay nagkakaroon ng mga natatanging kaparaanan at mga estratehiyang ibahagi ang kanilang mga natutunan sa bukiran ng kanilang mga sinasasakupan. Napakalaking pakinabang at benepisyo po nito personally sa akin bilang pastor na ang ganitong ministry ay mabigyan ng pansin sa teritoryo o distrito na akin pong pinapangasiwaan. Isa sa mga pakinabang na ginagawa natin ditong seminar ay matututo ka ng mga ma-expose ka, magkakaroon ka ng extensive exposure. Matututo ka ng mga bagay-bagay na talino nagmula sa mga gain experts na mga kanilang babahagi na magagamit mo rin naman sa sarili mong ministry. Ito po ay isang pakinabang sa akin. At ang mensahe ng naibithang tagapagsalita. I came here as a lecturer but also I came here to learn something. And I learned a lot during these days. I'm so grateful to our God that He provided me to be here as a part of this group. I learned also from other lecturers. In these days, we need to be more courageous. We need to rely more on God. I'm amazed to see all participants that are, I would say, different from other common pastors, if I can say that, because in this group, I saw devoted persons. I saw persons who like to pray, who read the Bible, who are finding the truth in the Bible. And this is very, very precious. We need more God's wisdom. We need to rely more on Him and to cooperate with each other. For all participants here is that we are living in serious time, very serious time. The end is near. Christ will come soon. So, to be prepared for challenges that are in front of us, we must recognize God's plans, involve His plans in our life, our daily life, pray to Him, communicate to each other, and have daily experience with God and with others. Layunin ng balitang mayroong dalang pag-asa. July Tumarlas, masayang nagbabalita para sa Hope Channel Philippines. Ito ang Hope Today.